how to do a personal recollection. Good morning mga kamisyon, mga kadiwa kay Kristo. Ako po ay nandito ngayon sa park, no, sa subdivision, sa Tierra Verde Homes 2 subdivision. So, isa po ito sa mga lugar na tahimik, peaceful, at talaga namang wala kang makikitang tao, no? Ito ay isa sa mga favorite place ko para kapag ako ay nagninilay, nagre-reflect, no? Dahil ngayong umaga, meron kaming tinatawag na input-based recollection at kakatapos lang nun. Kaya naman, gusto kong i-share sa inyo kasi pagkatapos ng input recollection namin, meron kaming personal time or personal recollections na dapat namin gawin. Mag-reflect at mag-share mamaya sa aming recollection. At gusto kong ibahagi sa inyo kung papaano nga ba kami nag-recreate or nagkakandak ng personal recollection. Alam nyo ba na kahit nasa bahay lang kayo ay pwede kayong makapag-recollection in your own time and in your convenience, sa convenient place or sa kahit nasa kwarto ka lang, kung meron kayong park na malapit sa bahay nyo, merong chapel o kaya merong simbahan. So, sa paraang yun, no, pwede tayong makapunta sa mga lugar na yan, sa mga tahimik na lugar para tayo ay makapagnilay. So, sa umagang ito, gusto kong ituro sa inyo kung how to do a personal recollection. So, yun yung gusto kong matutunan din ninyo para kahit nasa bahay kayo, palagi tayong connected kay God. Palagi tayong inspired at palagi tayong motivated na gumawa ng mga mabubuting bagay. So, ano ba tong recollection? Ano ba ang kahalagahan ng pagkaroon ng recollection? Ang pagkakaroon ng recollection ay isa sa napakahalagang bagay, lalong-lalo na para i-renew ang ating spiritual relationship with God. Para kamustahin yung spiritual na buhay mo o kaya naman yung relationship mo kay Lord. Kamusta na ba yung relationship mo kay Lord? Diba? E yun yung isa sa dapat nating itanong din sa ating sarili. So sa buong buhay ko na naka-attend ako ng mga recollection, meron akong tatlong observation o tatlong forms para sa akin, tatlong forms ng recollection. No, sa tatlong forms na to, ito yung una. Yung una ay tinatawag namin na desert recollection. So natutunan ko to nung ako ay aspirancy pa lang, no. So dito sa desert recollection, i-allow ng formator namin na palabasin kami sa seminaryo, no, lalabas kami sa seminaryo at gagawin namin ang aming desert recollection. It is our personal recollection, no, personal time to spend with God. So bahala kami kahit saan lugar kami pumunta. At dito sa desert recollection, bakit siya tinawag na desert? Siyempre, ang ibig sabihin ng desert ay disyerto. Pero hindi, wala namang disyerto dito sa Pilipinas, so saan tayo maghahanap, no? Pero ang ibig sabihin ng desert recollection, ang ibig sabihin nito, isang lugar kung saan tahimik, payapa, at talagang makakapagnilay ka at makakapag-reflect. Makakapag-reflect ka, makakapag-recollect ka ng maayos, yung walang distractions, okay? At bakit siya tinawag na desert? Kasi itong desert recollection, meron siyang atmosphere na kung saan dito natin dapat i-apply yung spirituality ng ating desert fathers, mga desert fathers natin kagaya ng St. Anthony de Padua. Yan sila yung mga desert fathers natin kung saan ang spirituality ng ating mga desert fathers, meron silang tatlong spirituality. No, according sa libro na nabasa ko, ang unang spirituality ng desert fathers is to flee away. To flee. Ang ibig sabihin ng flee is to run away. Pumunta ka sa isang lugar, pumunta ka sa desert, sa isang place kung saan komportable ka
na makakausap mo at mararamdaman mo yung presence ni God. Kahit nasa bahay ka o kaya naman sa kwarto, sa park na walang tao, sa chapel, sa simbahan, at sa kung saan komportable ka at hindi ka maiistorbo ng iba. So, doon ka pupunta, kaya yun yung tinatawag na desert place. So, dito mo gagawin yung desert recollection mo. So, ano naman tong pangalawa? Yung pangalawang spirituality ng desert fathers is silence. O kailangan, importante na pupunta ka sa isang tahimik na lugar. Hinahanap ka ng isang lugar na kung saan talagang makakapag-reflect ka ng maayos at makakapag-nilay ka. So, ano yung pangatlo? Kailangan i-consider mo sa spirituality na to, yung prayer. Kasi ang function ng recollection is to pray. Ito yung pinaka importante dahil dito sa recollection, ang center nito, we have to communicate with God at kailangan natin magdasal. So sa recollection, prayer is one of the most important atmosphere ng recollection, no? So ayun yung ano, yun yung tatlong spirituality na ating desert fathers na pwede nating i-apply hindi lamang sa desert recollection kundi sa iba pang mga forms of recollection, lalo na kahit sa retreat, no? Good news mga kadiwa, may YouTube channel na po tayo at ang video na to ay sobrang haba kaya hinati ko po siya sa tatlong part. Paki-follow na lang po at paki-subscribe ng ating YouTube channel at paki-hanap na lang po ng link ng YouTube channel na ito. So, see you sa mga susunod pang mga videos. Sana nakatulong to ng malaki sa inyo. At sana po ipatuloy nyo pong suportahan ang page na ito, Virtual Facilitator. At pakishare po sa ibang tao para at least ma-reach out natin yung ibang tao at matulungan natin silang maging inspired at maging reconnected kay God. Salamat po.